Hi guys, welcome back to my channel. This avenue nga po pala ulit. Yon. Bale, panibagong araw kaya't panibagong tutorial na lamang gagawin natin. Bale, for today's video, gagawa ako ng isang tutorial na kung paano ba tayo magkabit talaga ng pin at kung anong klaseng pin yung ginagamit ko. Bale, request lang sa atin tong video to ni Miss ano ba to? KT Lex. Ginagawa mo. Teka, nakalimutan ko. Bale, ito. Papakita ko na lang sa screen. Yan. Bale, yan siya. Siya yung nag-request sa atin ng tutorial na to kung paano ba talaga ang tamang pagkabit ng pin sa table skirting or sa pleats natin kasi hindi rin sila makapagkabit. At paano ba tayo maglagay ng top cloth dito sa table natin at paano mo siya lagyan ng thumbtacks. Kasi sa mga vlog ko nga, kagaya sinabi ko kanina, hindi nakikita nyo nakasetup na ganyan siya. Bale, ituturo natin to sobrang bilis lang at napakasimpleng video lang nito. Bali, walang design. Bali, paano lang talaga yung proper way kung paano natin kabit yung cloth at paano tayo maglagay ng pin sa cloth natin kung gagawin nating design. Halimbawa, diamond design or basic na pins. Ganun lang. Bali, yun nga pala. Kung bago ka lang dito sa channel ko, gusto mong matuto ng table skirting, huwag kang mahihiyang mag-subscribe at i-hit mo na yung bell notification dyan sa baba para ma-update ka every time na mag-upload ako ng video. Bali, umpisahan na natin to. In 3, 2, 1. Bali, ganito lang yung gagawin natin, guys. Ito yung cloth. Bali, yung tablecloth na ginagamit ko dito, ito yung Gina Silk, yung pangalan ng fabric. Una, lalagay natin ito siyempre. Yan, once na nalagay na natin yung tablecloth, okay lang kahit sumobra yan sa kabilang gilid at sa kabilang gilid. Kahit sobra lang yung cloth nyo. Kasi pwede naman natin yung itago sa ilalim once na nag-apply na tayo ng table skirting. Tapos, kukuha kayo ng thumbtacks. Bali, thumbtacks, palamang alam nyo naman na yun. Ito siya. Thumbtacks. Ita-thumbtacks muna natin tong yung likod. Basta na i-thumbtacks na natin yung likod niya. Ito namang harap ang isusulid nating lagyan ng thumbtacks. Bali, lalagyan na lang natin naman natin ng thumbtacks yung harap. Make sure ang gagawin nyo, baba natin nyo siya, parang ganito. Habakin yung tablecloth nyo. Medyo baba natin nyo siya para hindi siya gagalaw. Medyo pit siya bago natin siya i-thumbtacks. Basta na i-thumbtacks na natin, syempre makikita nyo, pink na siya. Hindi na talaga siya gagalaw. Lalagyan din natin ng thumbtacks, yung dalawang gilid. Yan, bali, ganyan lang tayo kasimple maglagay ng thumbtacks. Make sure natin na medyo baba natin siya ng konti para hindi na siya gagalaw. Para kung magkabit man tayo dito ng tablecloth, dito sa pinakaharap, hindi babagsak yung ating tablecloth na gagawin design dito, hindi siya mapabanat kasi nga nakapit dun sa kabila yung pagkakabit natin ng thumbtacks. Bale, yung table na to, ang size pala nito, yung sa lagi kong ginagawa, 2 meters to bale, yung laki ng table na to. At tapos yon, bale yon, natapos na tayo magkabit ng top na cloth natin dito sa table. Ituturo ko naman sa inyo kung paano ba tayo magkabit ng pin sa tablecloth. Tara! Bali, ganito lang yung gagawin natin. Ito nga pala yung itsura ng pin na ginagamit ko. Yan. Ganyan siya.
pangit pa ng pinakita ko sa camera. Ganito siya, oh, ganyan. Yan siya. Bali, pag nagkakabit kayo ng pin, halimbawa kagaya dito, dito tayo mag-umpisa. Ito na yung tablecloth niya. Make sure niya muna napantay yung tablecloth yung laylayan na kasi naka-fold yan. Bali, ito. Pag tinusok niyo siya, ito. Halimbawa, ito. Sa red, dulo lang. Yan. Sa dulo lang. Tapos, kita niyo yung white. Itutusok niyo siyang ganyan sa white. Kita niyo. Yan. Ito yung white. Lagpasan. Pagtusok mo, lagpasan. Tapos, kukunin mo ngayon yung red. Yan. Lalabas na siya. Pagkatapos, itatago muli siya pa loob. Yan. Ganyan siya. Halimbawa ito, tutusukin uli natin yung... Tutusukin uli natin yung red. Halimbawa ganyan. Red. Tapos etong white. Lagpasan siya. Tapos ilalak nyo, ilalabas nyo, sama na yung white. Tapos ipasok nyo uli sa loob. Yan. Parang ganito lang, oh. Halimbawa, ito yon. Pag tinusok nyo siya lagpasan, kasama yung white. Ito siya. Tapos, pag kasama na yung white, ibalik nyo yung konti, kunin nyo naman yung red. Tapos, pag nakuha nyo na yung red, itago nyo na uling ganon. Ganyan magiging itsura niya, parang nakalock siyang ganyan. Ito siya bale, ganyan na itsura niya, no? Ayan, no? Bali, yan na siya, oh. Pag tinusok nyo siya, ganito, red. Sama yung white, tapos ibalik nyo lang ng konti, tapos itusok nyo ulit sa loob, paloob, yan. Ganyan lang siya. Bali, pag naggawa naman kayo ng pleats, bali, once na nakakabit na kayo, eto na. Gagawa na kayo ng pleats. Halimbawa, ano, 2 inches lang. Yan. Eto na siya, bale. Two inches to, naka-fold. Pag ipinin nyo naman yan, ganun lang uli. Yung red, tagus siya bale, sama yung white. Tapos medyo ilabas lang nyo lang uli ng konti, yung dulo. Tapos ilak nyo uli pa loob. Ganyan lang siya. Alam mo, gagawa tayo ng double na pleats. Yan. Ipapantay nyo lang siya rito sa isa. Tapos, ipipin nyo lang siya uli dito. Yung red, sama yung white, tapos labas nyo konti, tapos lock pa baba. Ganyan lang siya. Dalawa na. Bale, ito, gagawa uli tayo ng pleats. Sample lang to. Ito yung kanina, di ba? Yung space niya, ibabalik nyo lang siya rito. Tapos, dito na kayo magpipin. Yung red lang uli, sama yung white. Labas nyo lang ng konti. Lalabas nyo siya ng konti. Labas nyo lang siya ng konti. Tapos, ipasok nyo sa white uli. Dito. Yan na yan. Lock na yan, bale. Tapos, i-fold natin ito pabalik, papunta rito. Para makuha natin yung haba ng pleats na to kanina. Ito na siya. Ipipin lang uli natin. Amula dito, no? Sa dulo. Sa white. White. Tapos labas lang natin ng konti. Tapos,
Yan. Pasok lang uli natin. Ganyan lang siya. Tapos susukatin lang uli natin to. Ganyan lang. Pagpapantayin nyo lang. Tapos yan. Magpipin na uli kayo dito. Red. Tusukin nyo lang. Sama yung white. Tapos ilabas nyo uli. Lalabas nyo lang na ganyan. Sama na yung white yan. Tapos ibalik nyo uli pa loob. Yan na siya. Nakapin na siya, bale. Magagawa lang ako ng tatlong sample lang nito. Papunta naman siya dito. Dito ka magpipin. Sa red. Sama na yung white. Labas lang ng konti. Tapos, pasok. Fold mo lang. Ganyan. Ganun lang ulit, pin. Sa dulo lang, labas lang ng konti, tapos pasok. Fold lang ulit. Red, white, yan, lalabas lang. Ganyan lang siya. Yan, eto na siya, bali guys. Ganyan lang kasimple. Tapos halimbawa, may sobra kayo. Ilabas, isobra nyo na lang. Yung pagpipin yan, ganun lang uli. Red, white, ganun lang. Lock na siya. Ganun lang, bali kasimple guys, yung magkabit. Bali kung naman gusto nyo matuto kung paano naman magawa ng sa diamond, ituturo din natin yan. Bali ganito ang gagawin nyo. Halwa, ito, dalawa siya. Dalawa siya. Ito na yung partner. Make sure na pantay siya, tapos dulo. Paano ba siya pinipin? Tutusukin nyo yung dulo. Dapat dulong-dulo yan, ah. Tapos, ibabalik nyo lang uling ganon, paloob. Dito sa kabila. Pag tinusok nyo siya lagpas, ipapasok nyo siya pa ganon. Ito yung sample lang uli. Dalawa. Yan. Tusukin natin siya lagpasan. Sa dulo para mas maganda. Dulo lang. Partner siya pa ganon. Tapos, ibabalik mo lang uli. Ibabalik mo lang uli. Pag ganon, para nakalak na siya. Eto na siya. Dalawa na siya. Tapos try natin dito sa isa. Eto siya. Partner siya. Hanggang dito. Tusukin natin siya lagpasan. Bandang dulo lang. Yan na siya. Dulo. Tapos ibabalik nyo lang uli yung pin pabalik. Yan na siya. Ganyan ang magawa ng diamond. Tapos, makikita nyo may diamond design na akong ginawa. Ito naman, ito na siya yung tatlong list na ginawa natin. Kukunin nyo yung isa dito. Tapos, yan ang ipipin nyo. Ganun lang uli. Make sure na dulo lang uli. Dulo lang. Tapos, ibabalik lang natin. Yan. Ganyan lang siya. Tapos, ito rin kabila. Ganon. Do-double check nyo na lang kung pantay sila. Tutusok nyo lang uli. Dulo lang. Tapos, ibabalik. Yan. Yan na siya. Bale. Kung bubuo kayo ng diamond, bale, ito naman dalawang to, pagdidikitin nyo lang siya. Simpleng-simple lang. Ganun lang uli ang gagawin nyo. Dulo lang uli ang tusok, dulo lang. Bandang dulo lang, tapos ibabalik nyo lang na ganun. Ito lang nakalas. Dulo lang siya. Tapos balik. Yan na siya. May diamond na siyang design. Kung marami kayong gagawin na ganito, puro diamond yung mabubuo nyo papunta doon. Para mas maganda, di ba nakabuo ka na ng diamond? Ito yung kanina. Ipipin nyo na lang yung magkabilang dulo. Ito, partner lang uli. Paano ba siya ipin? Parang yung kagaya lang kanina. Dulo lang ulit. Paglagpas na, ibabalik nyo.
Kagaya nito. Ganun lang ulit. Dulo lang, tapos ibabalik nyo. Yan. Kung gusto nyo, pwede pa namang itago. Halimbawa, nakita nyo, sobrang pangit tingnan nakalabas yung pin nyo, pwede nyo pa siyang ipasok sa loob para mas nakatago pa. Yan. Ganyan na itsura niya. Yan. Yan na siya. Yan na. Yan na yung simpleng diamond. Oh. Bali yun, ganun lang kasimple mag-pin, guys. Bali, kung may tanong kayo pa or concern, mag-comment na lang kayo para gawan ko kayo ng video, ng tutorial, kung ano man yung gusto nyong i-comment para matuto talaga kayo ng dire-diretso. At bali na nga, guys, natapos na naman tayo sa isang araw na tutorial kung na kung paano ba tayo mag-pin. Sana nakuha nyo talaga yung tinuro ko ngayon. Kasi baka mamaya malabo yung camera ko, kaya hindi nyo mapansin. Pero alam ko naman na makukuha nyo yun, sobrang dali lang. Basta pag nag-pin lang kayo lagi, make sure na yung tablecloth nyo, yung top cloth nyo, is fit siya para hindi siya gagalaw. Or pag kinabit nyo na yung mga, yung gagawin yung design sa gilid ng table nyo, hindi siya bababa. Dapat batak yung batak ba or banat yung pagkakabit nyo ng thumbtacks. Ganun lang yung technique dun, guys. At saka yung pagkakabit ng pin, kagaya sinabi ko kanina, pag natusok mo na yung pinaka tablecloth na ididikit mo, basta ikakabit mo lang siya dun sa pinaka white yung top coat mo, ilabas mo lang tapos ilak mo siya pa loob. Ganun lang siya kasimple. Oh, wow! Wow! Kung hindi mo na sundan yung video or naguluhan ka sa tutorial kong to, mag-comment ka na lang sa baba para sa sunod kong gawa ng video, matulungan kita. At yun, bali kita-kita na lang ulit tayo sa sunod na video. O nga pala, bago nga pala ang lahat, bago ko tapusin yung video to, yung venue ko nga pa lang ito ay ginagawa ko dito sa FEUNRMF sa School of Nutrition Lab. Credits to credit sa FEUNRMF yung venue, tama ba yung sinabi ko? Correct nyo na lang ako sa mga kapanood kong mali. School of Nutrition, bali may yun po kaming course dito sa FEU na Nutrition and Dietetics. Kung gusto nyo mag-enroll, nakita ko ng personal talaga. Yeah. Alam mo, artista. Dito lang yan sa FEUNRMF. At yun, maraming salamat, guys. Bali, kita-kita na lang po tayo sa sunod kong video. Salamat!